Well, 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 mga kapopong. Kumusta? Well, actually, maliban dito sa babaeng piloto ng China na pag-uusapan natin ngayon, at sasagutin natin ang katanungan sa kung bakit sumakabilang buhay pa rin itong babae na ito kahit nakagamit naman siya ng parachute bago bumagsak ang kanyang fighter jet na sinasakyan, ay actually itong video na ito mayroon talagang kinalaman doon sa part 40 na video na ginawa natin kahapon. Well, habang nagbabasa kasi ako ng mga comments regarding doon sa ginawang pampasabog ng Amerika na malapit sa kanilang super laking aircraft carrier, ay marami akong mga comments na nabasa tulad ng, "Hala, Teacher Popong! Eh, bakit naman nagpasabog ang Amerika dyan sa dagat? Eh, di ba maraming isdang pwedeng sumakabilang buhay dahil dyan sa ginawa ng Amerika na yan?" Well, kung isa ka rin sa nag-iisip niyan ganito kasi ang paliwanag dyan at makinig ka mabuti. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay actually ilang beses pa ngang na-delayed itong Navy ng Amerika o na-reschedule itong gagawin nilang shock test gamit itong 18,000 na kilo ng pampasabog. At alam niyo ba ang dahilan? Well, dahil yung kasing site o lugar kung saan gagawin yung pampasabog, ay mayroon silang na-detect na mga isda o mga marine life na dumadaan doon. Well, tulad na nga ng mga balyena, mga pating at iba't iba pang mga isda na dahil tuloy dito sa mga isda na ito ay nag-intay muna ang Navy ng Amerika na makaalis muna ang halos lahat ng isdang posibleng nandoon sa site o doon sa lugar kung saan sila magpapasabog bago nila gawin itong shock test na ito. At sabihin man natin na kung merong mang isang malaking isda ang naapektuhan itong ginawa nilang pampasabog, ay actually huwag kayong mag-alala dahil merong kasi ni-reading team itong Navy ng Amerika na magre-rescue dito sa mga hayop o dito sa mga isdang maaapektuhan itong pampasabog na ito na ginawa naman sa Pacific Ocean. Pero ang tanong, mayroon ba kayong nabalitaan na inireport ng Navy ng Amerika na mga isdang sumakabilang buhay dahil dito sa kanilang ginawang pampasabog? Well, wala, diba? So, ibig sabihin lang nito ay naging successful itong ginawang shock test ng Amerika na maliban sa nakita o nalaman nilang sobrang tibay talaga nitong kanilang aircraft carrier ay actually naging matagumpay rin itong Navy ng Amerika na wala masyadong seryosong marine damage dahil dito sa kanilang ginawang pampasabog. Pero wait mga kapopong, dahil ito naman ang kailangan mong malaman. Alam nyo ba na ang mga bansang China at North Korea ay gumagawa rin ng mga ganitong klaseng aktibidad sa dagat? Well, pero kung ang goal o hangarin ng Amerika dito sa kanilang ginawang pampasabog ay upang mates lamang ang tibay nitong kanilang aircraft carrier, ay actually pagdating naman dito sa China at dito sa North Korea, ay ang kanilang goal naman sa kung bakit sila nagpapasabog sa dagat upang subukan kung gaano kalalakas itong kanilang ginawang mga ballistic missiles. At ang karamihan pa dito sa mga ballistic missiles nila na ito ay kargada pa ng mga nuclear weapon na wala silang pakialam kung merong mga balyena o mga pating o kahit ano pang uri ng isda doon sa ilalim ng dagat kung saan sila magsasagawa ng pampasabog na ang mahalaga lang dito sa bansang China at dito sa North Korea makita o malaman kung gaano kalalakas itong mga missiles na kanilang ginawa. Well, dahil nga dito sa mga binahagi kong impormasyon ay sigurado na ako ngayon na mas kue-question ninyo na at mas magagalit na kayo dito sa bansang China at dito sa North Korea kaysa naman dito sa ginawa ng American Navy na isang kontrolado o planadong pampapasabog. Well, anyway, dumako na tayo dito sa ating pinaka-main topic regarding naman dito sa kauna-unahang babaeng fighter jet pilot ng China. At mamaya siguro ikalulungkot mo naman na nangyari dito sa babaeng ito. Itong babae nito mga kapopong ay mayroong pangalang Yu Shu. Well, hindi kasi tulad ng mga ibang kababaihan sa China na ang mga pangarap na trabaho yung mga tipong office work o yung mga nagtatrabaho sa opisina. Pero pagdating naman dito sa babaeng si Yu Shu talagang gusto niya maging miyembro ng military ng China. Well, sa madaling kwento ay nakapag-training nga siya at naging kauna-unahang babaeng fighter jet pilot ng China. Subalit sa hindi naman inaasahan ay habang nasa training naman sa pagpapalipad ng jet itong si Yu Shu sa isang province sa China ay bigla namang naaksidente ang kanyang fighter jet na sinasakyan. Pero ang ikagugulat mo naman dito ay actually nakapag-emergency eject naman siya ng kanyang upuan at ligtas na nakalabas ng kanyang fighter jet.
na habang unti-unti namang bumababa yung parachute ni Yushu, ay sa hindi naman inaasahan nahagip o tinamaan naman siya ng pakpak ng isa pang fighter jet na kanyang kasamahan. Yes mga kapopong, hindi mismo yung pagbagsak ng fighter jet ni Yushu ang naging dahilan sa kung bakit siya sumakabilang buhay. At ito nga ay dahil sa kagagawa ng isa pang fighter jet, which is pinipiloto rin ng kanyang kasamahan sa Air Force ng China. Na ang malaking palaisipan dito totoo bang hindi nakita ng isa pang fighter jet yung parachute ni Yushu sa kung bakit tinamaan niya ito? O posible kaya na sinadya talagang patamaan itong si Yushu habang bumababa gamit ang kanyang parachute? Well, who knows mga kapopong? At kung bigla ka naman magtatanong sa akin ng... Wait lang Teacher Popong, meron akong tanong. Bakit nga ba nagdesisyon itong presidente ng China na si Xi Jinping na pati ang mga kababaihan sa kanilang bansa isali rin sa Air Force at gawin rin mga piloto ng fighter jet ng China? Actually, super good question yan mga kapopong. At ganito kasi ang paliwanag dyan at please, please, please pakinggan mo ito mabuti. Well, nabalitaan niyo ba yung naganap na meeting ng NATO members noong nakaraang linggo? Pero anyway, sa mga hindi naman nakakaalam o nakakakilala dito sa grupo ng NATO, ay basically grupo ito ng iba't ibang bansa. At ang focus nitong grupo na ito palakasin ang kanilang military. Well, ito nga ang picture na nasa screen nyo ngayon ay ang mga bansa na miyembro nitong NATO. At kaya sa tuwing nagkakaroon ng meeting itong grupo na ito, na tulad nga noong meeting na nangyari noong isang linggo, ay ang lahat ng dumadalo o umaattend dito ang bawat presidente ng bawat bansa na miyembro nitong NATO. Pero alam nyo ba ang pinag-usapan nitong grupo na ito last week? Well, ito lang naman walang iba kundi ang ginagawang hakbang ng China sa pagpapalakas ng kanilang military. Yes mga kapopong, tungkol nga dito sa ginagawa ng China ngayon. Na aminado talaga itong grupo ng NATO na malakas ang kanilang ebidensya na mayroon talagang sikretong pinaplano itong China regarding sa kanilang military. Most especially, noong nalaman ng grupong NATO na mayroon na palang mga base o mga kampo itong China sa iba't ibang panig ng Afrika. Na siguro hindi naman makakatanggi itong Afrika dito sa ginagawang aksyon ng China regarding nga dito sa pagtatayo ng iba't ibang Chinese facilities sa kanilang bansa dahil alam nyo naman kung gaano kabaon na baon sa utang itong Afrika sa China. Na ang katotohanan kasi nahulog lang naman sa patibong ng China itong Afrika. Yes mga kapopong, yung ang patibong ng China na tinatawag na debt trap o sa Tagalog patibong gamit ang pagpapautang. At dahil nga dito sa ginagawang aksyon ng China ay patituloy ang mga kababaihan tuloy sa bansa nila ngayon ine-encourage nilang sumali sa kanilang military. Dahil ang posibleng totoong plano kasi ng China years from now ay magpadala ng maraming Chinese military sa Afrika at sa iba't iba pang panig ng mundo. Most especially sa mga bansa na lubog sa utang dito sa China. At ito nga rin ay upang maisakatuparin nila ang pagkontrol sa buong mundo. Well, ganyan kagreedy o kagahaman itong gobyerno ng China. Na actually masasabi pa rin naman natin na medyo maswerte pa rin naman talaga ang Pilipinas. Dahil malayo man tayo sa mga bansang kaanib ng grupo ng NATO, ay still handa pa rin itong grupo ng NATO na ipagtanggol ang ating bansang Pilipinas kung balak man tayong sakupin o bulihin ulit ng bansang China. Well, kayo mga kapopong, ano masasabi nyo dito sa ginagawang hakbang ng China sa kanilang military ngayon? Well, syempre gusto ko malaman yan. So, i-comment lang yan sa baba. Ito'y aking mabasahin ng personal at pupusuin. At syempre kung may natutunan o nalaman kasi video ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Teo!